and para maka-early invade. Hindi na nila hinayaan maglapag na maraming traps. Etong si Lina. And there you go. The Harit will fall. That's an early move. Come from Team Payaman. Parehas na core hero. The funnel heroes were taking down dito sa larong to. Sino nakakuha ng buffer pool? Si Reggie. So, yung naging rush na yun, napunta in favor of Team Payaman. Oo. Nakakuha pa rin ni Reggie. Maganda, maganda nga. Paikot dito. Ang pinakabawi na lang na infamous on that side is nakuha rin yung kapwa ko hero niya. Tama. Yun na lang yung inaasahan nila dito. Look at that. Yung protect na nila. Four man. Pinagbantay doon sa may bandang Ian Buff. Hindi na nila. Kaya para mag-invade na naman. Look at all that here. Trying to secure the crab. Boy, tatlo na naman ang heavy rotation dito na si Paya mapapunta sa may bandang middle lane. Abyssal traps nilalatag dito. Abyssal arrow binato pero hindi nag-connect. Rotation, tahimik ito na dalawang team na to pero dapat mas umangat dito ang infamous PH having that Selena, dapat mas mabilis silang mag-rotate. I-capitalize nila yung fire potential or the damage potential ng double mage setup against a fighter funnel setup ng Team Payaman. Ang magiging problema lang ng infamous PH dito is if they're trying to go in against Team Payaman, nakaabang lagi kasi dito si Rain or si Aim. Diba? Inaabangan at inaabangan lang siya. Automatically, zone out lang sila ng Valir. And meron na silang vision. The dragon is in being laid. Last insanity, the usual combination dito. Tumilip pa. That's double kill. Nakuha na niya sa mabilis. The core hero being taken down by Team Payaman. Yun ang magiging okay, mahirap dyan. Yung disipisikrado ng expert din. Early ng mage dito eh nawawala na. And look at that. Abyssal arrow although nag-connect. Nakita mo yung Searing Torrent na binabato dito ng isang Valier is enough para issue away dito yung members ng infamous PH. Then look at that. Reggie here being aggressive. Trying corner this Hellcart si Fernandez sa pa-back away pa nga. Look at the transport nila dito with the Avatar na Guardian. Tinamaalan to si Aljan. They might fall down on their hands. Nakapag-figure out pa nga dito si Lemos. Hindi pa tapos ang laban dyan. Dito trying to save him but then it's not enough. Feeling turns, bursting fireballs. Lahat nagko-connect dito. Disengage nga lang. Good call na lang din. Is na dalawa tayo mapitas at mapitas na natin yung core natin. Back away na lang din. At yung turtle natin dito ang contested. Yan, nakita natin. 5 tong ating score. Plus another invade coming from the side of Team Payaman. Very aggressive Hurricane Dance bailing this one. Now, ang dami umiikot. Pagkatapos na Hurricane Dance, may last insanity umiikot. Nakuha pa si Ramses. Pinasabugan sa mukha. Now, gumagawa ng pangarap dito. Si Fernandez. Si Zed. Ayan na. Unyango, laban sa dragon. Nagpadilim pa nga. Okay, this gives information for Team Payaman. Pwede natin gawin to. Wala sinapag-disengage sa fight natin. Abyssal Arrow nag-connect dito sa ating member na si Aljon. Lembot dito. Back away. Look at that knockback. The zoning potential ng isang Valier para mag-disengage sila sa isang fight. Magandang bagay rin talaga. Abyssal Arrow hindi nag-connect dito. They are trying to poke the middle lane turret disengage. Papunta na lang muna dito sa may bandang bottom lane. Katapat dito ni Clark ay isang Thomas, which is si Aljon. The position of the Akai, Prof. Look at that. Ayun na. Ay, late na late. Medyo hindi sila nagko-connect dun, ha. I don't know. Ang laki ng miscommunication ng side ng infamous PH. Paglapag ng Shaman Force, saka pa lang pumapasok yung first kill dito. Bumakagad. Paglapag ng Shaman Force, bumak yung helper. Sabi ko, alam kong gagawin sila dito, pero Aljon, napitas pa rin nila dito. Kapalit naman ng Torres sa mid. Here comes the Dragon Way. Dumilim, walang makita ang dragon, pero nais pa pa niya. Si Zed, nakaligtas pa. Bule, pero hindi kulong. Here comes the Tokyo Drift, coming from Lembot, disengaging the four-man rotation of infamous PH. Angle breaker yung ginawa doon ni Hellcurt natin eh, no? Sumayid lang ng kaunti. Kamuntika na rin siya doon. Pero look at Kylie, balik na lang tayo dito sa trabaho natin. Meanwhile, Fernandez here has no idea na nakapwesto na yata dito si Reggie. Pero tinamaan na Abyssal Arrow giving information lang nga. Back here, trying to find the right target. Pero lumayo lang na rin ako dito si Reggie. Binabatuhan niya ng kanyang blender. Pero dito, Abyssal Arrow nag-connect kay Ray. Pero disengage siya lang din, binubugay pala yung dito na ating Kylie. Meanwhile, dito si Clark, pati si Lemon, dito sa
Reggie, this is the dragon form of Jay. Gusto niya dito si Lemon. Gusto talaga lampunin dito ang blue, or rather, the purple buff of Deepak Stage. Last in Santi, kinasada rin dito. Pero what do you think kung ano yung mga pagkukulang kanina ng Deepak Stage? Pero unti-unti naman nila nababawi. Comment-comment niya lang yung mga, tingin niyo yung mga analysis niyo. Kumbaga. Momentum-based din kasi itong ano eh. Si Selena, pag hindi mo nakukuha yung arrow ng ganun kaagay, no? Bato siya na bato ng arrow, pero hindi niya makuha yung timpla. Yung tamang sipat. So, automatically, yung setup nyo to burst a hero sa early game, eh, nawawala. Oo, nanginigit. Yun, tama ka dan. Look at Reggie here, nangungulit lang sa ng infamous speech. Meanwhile, Kylie, trabaho lang. Nakakuha na naman sila dito ng isang objective, pero it's 3 versus 2 pa lang naman, isa ang lamang nila. Sa gold lead, it's around 3,000 to 2,000 ang lamang dito ng Team Payaman. And item check tayo dito ng very quick, Prof. Oo, tinitignan ko yung item kanina. Pekalamity Reaper, okay. Pero medyo mahirap na i-take daw ng export sa ganitong sitwasyon. Immortality, tas mag-guardian sky helmet. First helmet. Hindi, si ano, si X-Word. Hindi. Ah, mag-glowing one, sorry. Mag-glowing one yung ano, yung X-Word dito, an early glowing one. Talagang laban kung laban ang gusto nilang i-build dito. Mag-ano daw, mag-shoutcaster na si Aling Selly. Ayun lang. Pero dito, si Aling Selly, mantay ng computer siya. Laging trip si Aling Selly, last time pa yan na. Kumawa si Aling Selly, nadadami dito. Pero dito may natargetan si Lemon, which is si Kylie, yung expert na rin medyo stop doon banda. Dito susunod, Dark Knight Coffee, na sana dito, nag-o-connect lahat ng skills. But there is still a flicker for Kylie, the deadly flicker from Maxa. Ang dami nilang nilalagay na resource doon para mapatay dito ang ating export, and sa wakas na shutdown na nila. Napitas nila, gusto nilang pitasin dito, pero ang kapalit naman nito, nakakuwata ng Torres sa bottom. I don't know, ako nga, ano, hindi ko nakita yung balancing. Nung nakafocus kasi ako. Ay, hindi nakuha. Ang turtle pa lang nakuha, kapalit ng hero. Okay, nakuha niya ni Yusung Shin. And look at that, yung pinafunnel nilang hero dito, napapabayaan, nawawala yata sa isip dito ng paunti ng paunti, patagal na patagal, dumarami ang nagiging gold dito ng Team Payaman. Power, kumbaga, Prof. B. Power. Yun! Ay, kaso, si Reggie kasi ito eh. Alam mo naman si Reggie Miller eh. Mahirap pa durugin niya Ramses. Kailangan gawin dito ni Ramses, eh, bigyan niya ng defensive position ng mga top man. Diba? Kung saan sila iikot, or kung saan sila kukuha ng ano, ng push, most likely doon mo lang inang ilagay, spam the traps, o spam the traps para sa mga makapag-farm or makaikot ng mas malaya ang iyong mga core hero. Look at that, focusing fire, Fernandez doing a great job poking this Akai. Oh my god, abyssal na nasasabi dito ni Kylie, nabuo niya na dito yung item, which is the glowing one. Sasakit-sakit na yung pagbubuga niya dito ng canister niya, ng fire shots niya dito. Look at this, Fernandez here trying to defend the last turn at dito sa may bandang bottom lane. Pero pumasok dito si Reggie with 1,000 counters, trying to go away. Kala ko i-go na nila yun, ha? Oo, akala ko matutunti, naka-glowing one na agad. Etong si X-Board, 9 minutes of the game with a farm of 5.6k. Habang si Yuzung naman, the final is 6.3 against a Hellcurt with a BOD and a Raptor. Let's see kung paano sila makakabalik habang 4K pa lang. Holy Crystal and Calamity Reaper, still a double core item para kay Harit. Makakabalik pa kaya yung famous PhD. Doing a great job habang dito naman, Arrow will connect. Pero ang lalayo kasi ng mga tropa nila eh. They're trying to connect their skills. Pero nasa kabilang side pa eh. Diba? Here comes, wala nang dragon! Pwede na sila kung dito. Out of the garden, hindi kami nabaan si Dave, which is a Yusung. Lord natin dito, kanina mapupunta lang sa hindi na sana agaw nung aking hangin with the retribution. Philip, hinahabol dito, disengage, disiplina na lang, come from the side of Team Payaman. That's a clutch, clutch. Coming from an infamous PH, yung ano nila, presence of mind, na ito yung kailangan natin para makabalik. Look at that,
right after ng ganong clash, makakabasag sila ng isang end. May kasama pang ang foul. Nakakakuha pa sila dito ng buff, which is give them some space for a time para umol in terms of gold. Tama, tama, tama. At makikita natin dito, nakukuha na nila yung groove nila. Napapakembot na ng unti-unti dito ang side ng infamous PH, Prof. P. Meanwhile, dito si Fernandez, nagkakaroon na siya ng space to create para mag-move up sana dito yung minimum sa may bandang game sa bottom lane. Pero nandun na, nakaabang pa rin yung Tamos natin. At yung Lord natin marching up on the top lane dito ng Team Payaman. Nagbabato dito si Ramses ng mga abyssal arrow niya at pinatak ng traps. Yan yung hinahanap natin kanina. Lagyan niya ng mga abyssal traps yung mga gusto nilang klasya ng lugar. Look at that, tapos nasa loob ni level lahat ng team dito. Si Kylie, pero he has run away trying for big offense dito ang Team Payaman. Na malaking bagay talaga na meron sa mga carrier na pipilita mag-disengage at magkalas-kalas dito ang kailangan nilang pinasinagad ang Lord dito para hindi na makabante ang infamous PH. Ngayon, sinasamantala na ng Team Infamous PH ang kamalian ng Team Payaman. Look at that. Kanina lamang na lamang sila sa Torrent. Suddenly, the tables have turned. Sila na ngayon ang nagdidikta ng face ng laban. Yun guys, isang maling wrong clash ay nagkakaroon ng isang advantage na dinating ang rather ng infamous PH. Look at this, ha. Quick item din tayo. Nakuha na ng infamous PH yung gold lead natin with a 1k, ha. Pero madali na rin habulo ng isang last lang. Napansin ko dito yung ating Hellcurt at saka Endless Battle together sa tabi ng kung kanina medyo kulanger siya sa damage. Ngayon nakukuha niya na yung gusto niya at nagkaroon na rin isang defense item ang ating Baksha, which is the Cursed Helmet. Eto, Mario Tina naman, onto the side naman ng Team Payaman, no? Yung ating Valir, wala pa siyang Necklace of Durance. Kaya medyo nahihirapan silang i-takedown dito si paring Lembot when it comes to team fights. Siyempre, naka-revitalize pa yan. Kaya medyo nahihirapan sila eh. Pag pumrot na si Lembot, hindi na nila ma-prioritize yung mga nasa likuran. Yes, and as we all know, the Baksha is a direct counter for heroes such as the Tamo, yung mga nag-self-sustain, self-sustain dito ng mga heroes. Kaya medyo napapaisip ang Team Payaman, what should we do? Kaya ginadaan nila lang lang sa mga ambush, takutan moments dito ang infamous PH. Yun yung ano, yun ang team ano to, itong Team Payaman kasi, team fight composition heroes. Yes. More on flash type sila. Tinan mo yung ano nila, yung combo nila dito, the dragon, pag na-stun yan sunod-sunod, automatically milalabas nila sa insanity. Pagka naipit sila sa clash, meron bursting fireball and searing torrent na magagaling sa isang Valir. And plus the Akai to set things up. Diba? Ngayon, mahaba ang cooldown dito ng Team Payaman. Once na magamit ang mga resources nila dito and wala silang mapitas, that's the time malakas ang infamous PH. Yung downtime ng Team Payaman skills is the uptime ng infamous. Which, ano, yun yung ginawa mismo talaga kanina ng infamous. Saka hinarapan kanina ni Lembot itong mga miyembro ng Team Payaman. Look at that, ah. Tatlong miyembro nagbabato kahit normal skills. Parang walang nabawas dito kay Lembot. Diba? Tumutok yung trip na pinipin siya dito sa buong mapa at nakuha na rin ng infamous PH ang map control na kanina pa nila inaasam-asam. The Lord is up for grabs na here. Ang konyo ko doon, ah. Sorry, guys. Oo nga. And look at that. Pina-fake Lord. Pinapatunog lang dito si Superman, si Clark, ang ating Lord. And buhay-buhelo na dito ang Team Payaman. Ano kaya magandang mangyari dito, Max? I think ang kailangan lang pumasok dito ng una is yung Yuzong natin na mapapansin nyo ngayon. Medyo maganda yung pestuhan, which is si paring Dave, makikita nyo naman dito, as well as si Kylie. Once na makapasok to dito, maganda yung kaya niyang ibigay na positioning para kay Reggie. Saka pansin nyo guys, yung kanina nung nagsisimula ng tumama yung mga abyssal arrow dito ni Rang, parang nag-gain niya yung confidence niya. Napapaindayog siya. Alalim ng Tagalog mo, ha? Napapaindayog, napapakembot-kembot siya doon. Hindi katulad nung early game natin, hindi tumatama, hindi sila magkaroon ng perfect setup. Siguro nakahinga na to, nawala na yung pasma, yung ngatog, yung jitters ni Selena natin, which is si Rami. Basta sa natatulitan natin sa araw, choose away the Team Payaman, even though sila dapat yung advantage dito in terms of team fight.
Ako po. Ayan, and makikita nyo ngayon guys, infamous PH, no? Taking the Lord, pero fake Lord lang din naman yata kasi paring Kylie. Mahuli na nga dito, here comes the Hellcat with the blink, the silence is there, the taunt will not be next. Tamang exploration, pero tingnan mo yung damage na natanggap niya rito, pero look on to the backsides. Grabe naman, yung ating back shot, talagang minamalat ang membro ng Team Payaman doon sa may likuran. Alam mo, Athena at saka Baymax, ito yung kanina ko pang sinasabi, yung team fight composition. Napansin mo, nagka-problema sila nung magkaiwalay yung Yuzong tsaka si X-Board. Yes. Tinamaan nung Avatar of the Guardian ni Clark, yung X-B doon sa likod. Ngayon, wala siyang pamatay or panapos from the whole gang ng infamous speech. Then, hindi rin kumunek masyado si Dave using the dragon kasi nung dumaan siya, kinaltukan din siya eh. Tama. Kumbaga sa classic, no, alam mo yung classic mo na ako kakatok, ikaw magsasalita. Dito, sa expert ang babawas at tatapos si Dave sana. Eh kaso nauna napin kasi yung expert dana. So hindi nagawa yung gusto sa akin ng pwede. Yuzong. So makonek lang nila. Ayun, medyo naglag lang si Lord. So tumingin pa na matagal si Lord. Nabasag na nila ang torre dito. Moving forward. Ayan. Avatar the Guardian ng Mintes. Ito na ang huling pagkakataon dito. That Insanity nag-connect with the dragon combination na holding the deep sea save. Pero Red, you will fall. Sunod-sunod pa nga. Kylie as well. That's a double kill coming from the Harris and Dave. That's a Malawel. Susunod pa ata na Titra with the emoji. Emoticon. Trying to magbakbakan. Trying to sustain. And John as well. Three man. O make it four. Make it four nga. Triple kill. Ay, Ari. Gusto ata ubusin. And now, this is the time. Game one goes for the infamous PH. Ang ganda sana ng ikil na ginawa doon, Akay, kaso yung zoning out na ginawa dito.